So, hello, what's up again mga kagapang. So, support to this vlog mga kagapang is meron naman tayong ulit gagawin sa ating alaga na si Rakdan. Yan at sa aking likuran. Yan, makikita nyo. Yan si Rakdan. So, ngayon for to this vlog mga kagapang, gagawin natin ito. Ito pala. Bago yan, intro muna tayo. Huwag natin kalimutan mag-intro. Intro tayo. So yun mga kapang, for today's vlog mga kapang, so, ang gagawin naman natin mga kapang is ngayon, mag-change bracket seat tayo ng ating alaga, si Alakdan. So from 1439 stocks bracket, gagawin natin ngayon ng 1443 set bracket dahil naka semi-big tear na tayo. So, lahat yan mga kapang, dun sa nag-big tear concept tayo. At dito sa sprocket set natin na 1443, so gagawa tayo ng update din mga kapang at performance sa kalsada. Kung ano yung kaya niyang itakbo na dahil naka semi big tire siya at kung ano yung performance niya, di ba? So ngayon, this vlog mga kapang is pakita mo natin sa iyo ang pag-install kung paano at anong mga gagawin. Paano install yung set sprocket na yun na 1443 at paano tanggalin at baklasin yung stock sprocket natin na 39, 14. So yun, tara, let's go. Pisa na natin. A few moments later. So right mga kapang, so ang brand ng ating sprocket seat mga kapang na nabili is Osaki. So Osaki yung napili natin mga kapang dahil subok na ako dito mga kapang sa Osaki na to. Ito mga brand ng ano mga gapang sa ano na yan is Osaki yan. So nasubok ko na yung mga Osaki mga gapang. Gusto yung mga branded din sana. So baka susunod so subukan na natin yan. So kita nyo mga gapang yung 43. Yan. So malaki siya konti dun sa 39. So dahil nag semi big tire concept tayo. So, lakihan din natin ng konti ito para may laban din siya sa mga possible na akyatan. Diba? Then, naka medyo malaki na yung tire concept natin. Sino yun? Kasi may big tire concept na tayo. So, yan. At ngayon, ang gagawin natin is magbabaklas tayo ng mga yun. Kung paano, gamit tayo ng 8mm isa. At isang Allen wrench. Hanap tayo ng Allen wrench. Yan, ito yung Allen wrench natin mga gapang. Para hindi tayo mahirapan mga gapang. Yan. Kaya. Kaya ng dati. So, hila. Yan. Diba? Isang taon na halos na hindi nalinisan. Wow! Yun. Tanggalin muna natin itong kanina gamit itong ating chain remover. So dahil wala itong lock dito mga gapang, mas maghanap lang tayo dito na pwede natin tanggalin gamit ito. So yan, ikutin nyo na ito mga gapang hanggang mailabas dun sa kabila. So yan mga gapang, kunting tiyaga lang at dandahan kasi nga medyo matigas pag tanggalin to. Pero matanggal din yan, malusot din yan. So makikita nyo mga gapang paano paano tanggalin yan, oh. Yan. So ito at yung kabilaan paglapat nyo to. Yan o. Para itong pin na to, yung pin dito, yan yung iikutin natin. Itutulak to. Siya yung magtutulak. May pin to dito sa loob. Siya yung magtutulak. Ito yung ikutin natin. So, tara. Yan o.
Yun. Nadali din. So yun mga kapang, oh. Yan. So natanggalan natin. So tanggalin natin to. Luwag lang para matanggalan natin tong. Yan. So yan. Alright. So kung mapapansin niyo yung mga gapang, yung stock na kadena natin is napakatigas to. Hindi mo to maano. Parang mabilis kang magagawa. Tanggalin natin to. Yung alin. So yan, natin yung engine sprocket. 14. 428. Yan. So pasok na natin mga kagapang. At yun na nga mga kagapang, tapos na. Change it sa solution done. Ayan. Napagana na natin, no. So, parang medyo maluwag pa yung kadena, oh. So, sige pa natin ng konti. Ayan mga kagapang, kung bago kayo sa aking channel, ayan, tapos na yung ating ginawa, no. So, hit the bell and notification bell all. Para notify kayo sa ating gagawing video para sa update ng performance ng ating ginawang semi big tire at ating bagong Osaki chainset 1443. Parang binabayo mga kagapang kasi malaki yung gulong natin kaya ganun siguro. Yan. At nilinis natin, kita nyo naman yung dumi dun sa engine sprocket. Yan yung kapal ng dumi. At ito na nga mga kagapang, yung Paul product finish sa ginawa natin mga kagapang. Yan, makikita nyo yung chainset natin, yung semi big tire gulong natin. Yan.